ako ako po sana eh. Ito totoo nga. Opo. Someone I know is critical. Sige po, kung ano, tatawag na lang din po ako sa blood bank kung may available po sa amin. Ah, talaga? Opo. Sige. AB positive. Oh, apo, kanina. I, very dear friend. Alam niyo mga panggakit na niyo ako, no? You will never see in my face, in my eyes, that I'm going through something rough. Anyways, oh, mamaya na. May total may number naman kami. Number mo ba ito? Number ng hospital? Sa hospital po. Baka pag tinawag ko, bigla akong emergency room, no? Hindi po. Pero ano, I'd like to say thank you to you and to all the people like you who's been putting your life on the line. Diba? Alam ang pangarap ko, mag times 5 ang hazard pay ninyo. Ayaw mo nun? Wala pa nga po eh. Ito totoo, kailangan nyo yun. Diba? Opo. Hazard pay. Lalo ngayon. Ilang taong ka ng nurse, Leila? Ano na po, 10 years na po. Sabi ni attorney, sagutin mo na kasi ang questionnaire. Oo nga, no? It's my fault, sorry. Anyway, are you married, Leila? Married po. Saan ka may... Is it okay for us to know on saan kang hospital sa Maynila? Oh, sa Chinese Gen po. Chinese Gen. Apo. So kakapirma lang ni Yormi kanina, di ba? Alam niyo yun? Apo. Alam mo na may pinirmahan si Yormi na hazard pay, tama? Apo. Aware ka. Uy, uy, pa spaghetti naman tayo dyan, te. Bawal po yun dito. Ano ba yan? O, carbonara, oh. Ay, bawal magpadala ng food sa inyo. Po? Bawal magpadala ng food. Pwede naman po. Ah, pwede. Oh. Wala kaming balak. Tinatanong ko lang. Ano mayaman? Sige. You are married. How long have you been married? 6 years na po. 6 years na. So you were 28, turning 28 when you got married. Yes. You have a daughter, you have a son? Daughter po, isa lang po. Ilang taon na? 5 years old. 5 years old. So 6 months into the marriage, you gave birth, tama? Apo, apo. Diba? Sabi ko, nakikinig ako sa kwento. 6-year-old daughter. Anong ginagawa ni Mister? Duty rin po, frontliner din po. Ah, nurse din? Ano na? Police po. Ah, police. Akala ko nurse. Oo. Ah, tatay ko police. Naka-duty na sa heaven na yun. Mm-hmm. Anyways, what can I do for you, Leila? Kasi po, Papa Jackson, ano... Lakasan mo, ate. Ano po kasi... Yan. Gusto ko lang po ko sana kasi humingi ng payo. Mm-hmm. Kasi parang nagkaroon po kasi ng lamat yung samahan namin mag-asawa. Mm, pero kahit ano lang po kasi parang nagkaroon lang siya ng kachat, kababata daw po niya. Mm. Hindi ko naman po napatunayan kung lumalim po yung relasyon nila or ano po. Pero para sa akin, parang nasira po kami. Okay, so you discovered the chat between your husband at kababata. Opo. Yung kababata, before mo nakita yung chat, kumbaga kilala mo na yung kababatang yon, hindi pa? Nung mag-boyfriend pa lang po kami, lagi po yung nagka-chat talaga sa kanya eh. So kumbaga talagang friend niya? Opo, kaya lang po, nung nakita ko na yung usapan nila, parang hindi na pang magkaibigan. Ano yung pinaka ano yan? Discriminating tuloy. Bubo ko ngayon ano, Thursday ng gabi. Ano yung pinaka-incriminating na parte ng usapan? Yun po yung parang pupunta na po yung asawa ko sa bahay nung babae. Ah! Opo. Tapos ang tanong pa ng babae, parang kahit ba magalit yung asawa mo, pupunta ka pa rin. Parang ganun. So they've never met, but there was a plan? Opo. Tapos that time, nakita ko lang yung chat na yun, kaya po na-stop sila sa pag-uusap nila. Yun po yung pagkakalam ko, next stop sila mag-usap. Okay. Opo. Pero ngayon, parang kada ano po, parang hindi ko na siya na-appreciate. Parang feeling ko niloloko pa rin ako, parang ganun po. So yun po yung... Okay. Kailan to nangyari? Parang 1 year na po ngayong October na to. Ah, okay. 1 year na. How long was the chat went on? Yung usapan nila? Ano po kasi yun eh, parang nahuli ko lang po kasi naglagay ako ng app. Tapos nakita ko lang po yung mga deleted chat. Ah, okay. Naglagay ka ng chat sa? Deleted chat. Yung parang app po. Ah, kasi ganyan... never pong umamin sa akin yung asawa ko. May ganyang app ngayon? Anong app yan para mahuli yung mga lalaki? Ayoko. Hindi ba natin kailangan ng lalaki kinakabahan ngayon yung mga lakatabi yung misis?
Okay, may mag-aaway ngayong gabi. Anong app yung nakaka-detect ng mga binurang chat? Dali! Wag na po. Mamaya po pagkatapos. Parang hanapin nila sa cellphone eh. Diba? Opo. Hindi, oh, ito naman. Sige na, anong chat? I-install namin ni Attorney. Attorney Mandaka, may install tayo nito. Ayun po. Sige. Okay, game. Ayun. O, ngayon? Basta never po nga sa akin yung asawa ko na, na nakita ko lang po yung chat na yun. Para, tas parang dun lang po siya nag-sorry sa akin. Okay. Pero after that, wala na po siya yung parang hindi na po niya naiintindihan kung bakit nagbago yung parang samahan namin, parang naging talk. So alam niya na nagbago ang samahan? Opo, alam po niya. Teka, nag-PM sa attorney, oh. Sabi niya, i-PM niya sa atin. May mga pahamak talaga mga app, tigilan niyo yan. So you caught your husband flirting with an old friend, tama na? Apo. And then when you caught him, he was sorry but he did not realize ano yung degree, na? Ano yung gravity ng ginawa niya? Where were you? Nasaan kayong dalawa when you caught him? Valentine's Day nga po yun eh. You were out on a date? Hindi po. Nasa bahay pa lang po. Nasa bahay kayo? Mm-mm. Alright. Nakaalis pa ba kayo o hindi na? Nakaalis naman po. Ah, okay. Mm-mm. Namlastic ka nalang maghapon. Tama na? Opo. Oo, diba? Sa loob-loob mo, kung kulang mo sa sunod, maghahasa ko ng itak sa buhay. Ganun. Alright. Okay. When he apologized to you, what exactly did you tell the guy? Sorry, tinatanong ko to. Alam mo kung bakit? Ay, opo. Alam mo kung bakit? Papaliwanag ko man sa'yo. Opo. And then I want you to remember exactly what you said when he asked for apology. I don't know how many times he asked for an apology or apologies, pero it has to do with how he asked and what you said when he asked for forgiveness. Ano lang po? Pag nabanggit mo ang salitang, okay na yung abunang ulitin, mm-hmm, the guy will start acting normal na. Okay na eh. We move on. It doesn't mean gagawin namin ulit o hindi namin naiintindihan kung ano yung sakit na meron ka. Pero pag binanggit mong okay na, we start acting okay na. That's how men brain works. Ano sinabi mo na nag-sorry sa'yo? Ano po? Ang sabi ko, huwag mo nang isipin yun kasi parang... Okay, salamat sa pagtawag. Problem solved. Hindi, ikaw nagsabi. Opo. Yan ang pagkakamali mo. Maraming babae gumagawa nito. Papatawarin nyo on face value lang pala. You should never say, I forgive you when you don't mean it. Opo. Kasi ate, accountable ka dun sa pagpapatawad na yun. Opo. Otherwise, namlastic ka lang. I'm not saying na hindi mo dapat maramdaman yung nararamdaman mo. Tama? Opo. Oo. But you told the guy, okay na, wag mo nang isipin yon. Oh, hindi na niya inisip, may issue ka. Diba? Okay. But I get it. Alright. May tatanong ako sa'yo. Apo. Okay. Do you tell him pag naaalala mo? Or you, kasi ganito yan, ano? Pag naaalala mo yung ginawa niya, there are two things na nangyayari. A, you tell him. B, nagwawala ka lang. Bad mood ka lang, nadabog ka lang. And then you allow the guy na hulaan kung bakit ka bad trip. A or B? A po. You tell him. Opo. And then what does he do pag sinasabi mo? Yun nga po, parang, kumbaga po, parang nagagalit siya. Parang toxic na nga daw po. Mali siya doon. Well, in a way, inaasahan niya kasi that when you said okay na, okay na. Apo. Diba? Oo. Pero alam mo ganito, ano? Layla? Apo. At some point, you have to help yourself heal. Whether you are with someone, you have a husband, you have a wife, you have a girlfriend, you have a boyfriend, at some point, to a certain degree, we are expected to be our own source of healing and happiness.
Diba? He can only do so much. Eh. Kahit anong gawin niya, ate. Kasi I'm sure in the past almost a year na, October na, 'di ba? May anniversary ka ng pagkataksil niya eh. Alam mo magwa 1 year na pa sa October. Kaya 'di ba? 'Di ba? At some point, you have to help yourself. Kasi ano man ang gawin niya, however or whatever efforts he will put into it, kung hindi mo tutulungan sarili mo to believe that he is the man na that he's supposed to be, that he learned from that mistake that you both, you know, encountered, na nasaktan ka, hindi kayo magiging masaya. I'm just saying this kasi tawag nito, Leila, kasi 1 year na eh. Opo. Ang paghihiwalay, hindi naman option. Tama, mali. Otherwise, naghihiwalay na kayo 1 year ago. Di ba? Opo. Na? So, moving on from what happened is the only solution. Agree? Yes po. Di ba? And moving on ate, is something that other people cannot provide you other than yourself. And moving on pa, ate, from anything. You've been hurt, been blindsided, got cheated on, kahit anong sakit, no? Iniwan, in your case, got cheated on. Your ability to move on, ate, is like your immune system. Hindi pwedeng hiramin ng iba, ikaw lang meron yan. So tulungan mo sarili mo. Opo. I'm not saying, ate, na tama yung ginawa niya, ha? Opo. What he did was stupid. Diba? Pero pag sinagot ka niya ng 1 year na yon, tsaka diba sabi mo pinapatawad mo na ako? Diba pinatawad mo? Kaya nagsabi sa akin, wag mo nang isipin yon. Ang tanong doon, may point ba siya? Meron. Bakit? Sinabi mo naman talaga yun eh. Diba? Pero ituloy mo lang yung part na when you feel it, you tell him. Pero may babaguhin ka ng konti. Okay. Ready? Opo. Ganito yan, ha? When you tell him that you're being hurt, you're being haunted dun sa ginawa niya, you tell him in the atmosphere or in the manner na sinasabi mo sa kanya because he just needs to listen, not because he needs to explain. Pagkaibang bagay, sa lalaki, magkaibang bagay yun. Iba yung nag-quarantine ka sa amin, iba yung pinagpapaliwanag mo kami. Sa amin natin, it's worlds apart. It's the comparison of red and violet. Kaiba sa amin yon. So pag gusto mo pagbaba, ganito yan. At matanong nga kita, when you tell him, how do you tell him? Parang ano po, o di ba yun yung ano mo, parang yan. Ganun po. So you corner the guy. Opo. Tama? Opo. When you do that, what do you expect him to tell you? Parang, ito na naman, parang ganun po yung sinasabi niya. Okay, and that pisses you off, tama? Opo. Okay, pero what do you expect him to tell you? Hindi ko rin po man. Di ba, chusera ka, di ba? Di ba kahit ikaw hindi mo alam? Siya pa kaya alam niya? Hindi ko siya kinakampihan ate, ha? Opo. Pero I'm sure you're calling the show because you wanna be healed kayong dalawa, tama? Opo. Okay, you have to help yourself. Di ba, mama, sabi mo sa kanya, di ba yun yung ano mo nilandi mo? Di ba pumunta sa bahay nila? Anong sagot ang pwede niya ibigay sa'yo na magiging tama siya? Wala, di ba? Opo. So, sino nagpapahirap ng relasyon? May pangaral sa akin na nanay ko, ate. And I wanna share it with you. Tatlo. Alright? Opo. Number one, sa isang kwento, pag tama ka, huwag mo na hayaan maging mali ka pa. Repeat after me. Sa isang kwento. Kwento. Anong kwento? Sa isang kwento. Kwento. Sa isang kwento. Sa isang kwento. Pag tama ka na. Huwag mo nang hayaan na maging mali ka pa. Huwag mo nang hayaan maging mali ka pa. Malapit ka na doon. Tama, mali? Opo. Napapunta ka na doon ate. Opo. Ikaw yung tama, ikaw yung niloko eh. If you keep on doing what you're doing right na magiging mali ka, bakit? You are not helping yourself. Di ba? Opo. Okay, number two. Turo na nanay ko to. Baka nakikinig nanay ko, baka itakwil ako. Number two, ready? Apo. Sabi na nanay ko, ang ulo mo ay hindi design ng balikat mo. Ginagamit yan. Lalim na? Apo. Oh, niyong ko sa nanay ko, anong kahulugan mo? Sinasabi sa akin ng bata kami, Jan! Ma! Dyan ako ng bata ko pag galit nanay ko eh. Pag medyo bati kami, buboy. Buboy ako ng bata. Pero pag galit, dyan. Pag alam ko pag dyan, may paalong kasunod dyan.
Diyan, diyan! Ma! Ano yung ulo mo? Design? Hindi mo kinagamit! Ayan. So, anong point ko doon? When, i-relate ko lang ha. When you fight with someone you love, are you listening, Leila? When you fight with someone you love, you put some sense into the fight. Anong ibig ko sabihin doon? May mga away ate na nag-aaway lang kayo and you are not growing. Hindi kayo nag-grow. Instead, you are weighing each other down. Nagdidiinan kayong dalawa. Naghihatakan kayo pababa. There are fights ate that you can learn from. No? Or you put some sense into the fight. Pagtitimpi, di ba? Discernment, it's part of it. O, halimbawa, naalala mo yung chat niya, tama? Opo. There are ways to do it, ate. I'm sad, I feel shattered today, naalala ko niloko ko ako. But it's okay. Tapos na yon. Yakapin mo ako hanggang maging okay ako. Because honestly, when you do what you do, wala naman siyang pwede sabihin, tama? Opo. O, bakit ka pa nag-aante na nga sabihin niya? You just allow him to hold you. Hold mo naman ako. Embrace mo ako. Hanggang mamaya lang. Hanggang maging okay ako. So he knows what to do. Kasi when you do what you do, at hindi niya alam kung ano gagawin niya eh. Ito naman ang sagot niya. Ito na naman tayo. Because, di ba, he is also lost. Tama? Opo. Okay. Number three. Alright? Opo. Ito talaga pinakamalupit. Napalo na ako dahil di ko nagawa ito sa nanay ko. Okay? Apo. Pag kumulo na ang kanin, in-inin, buksan ng takip bahagya. Importanteng turo. Eh, pwede tinuro ba na nanay mo sa yan? Pag kumulo ang kanin, buksan mo ng kaunti yung takip ng kantir. Diba? O, antay mo magbula-bula yung baba. Yun lang tatlong lesson sa nanay ko. May tanong ka ba? Okay na po. Pero mayroon ba ako na itulong sa'yo? Opo, opo. Sobra po. Hindi, importante sa akin yung one and two, ate. Joke lang yung pangatlo. Opo. Alright? Opo. Oo. Ano yung una? Kapag tama kasi sa kwento, huwag mo na kaya ang maging malita. Yeah. Yung pangalawa? Ang ulo, hindi lang ilagay para maging design. Put some sense into a fight, ha? Opo. Yun, importante yun, ate. Okay lang mag-away kayo, pero may mapapala ba kayo pag nag-away kayo? Nagkakasakitan lang po ng loob. Yun, di ba? Baka nakakalimutan mo, Leila. Di ba? Na ikaw ang ano, your charm is the best weapon and asset you have as a wife, as a woman, di ba? As a missus, as a girlfriend, as a partner to your husband, your charm is the best asset you have. Yung charm mo. Gamitan mo ng ganda. Hindi puro angas. May ibalato mo sa lalaki yun. Lalo po siya mister mo. Salamat sa pagtawag, Dan. Salamat po. Bye-bye. Regards kay mister, ha? Salamat po, Papa Jackson. Okay. Thank you. Salamat. Si Leila, mga pangganang Manila. Someone told me long ago. Every time I hear this song, I remember policemen, especially my father. Yung kantang, Have You Ever Seen the Rain? Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say. It will rain the sunny day. I know! Dapat yung pagkakaino, mabuka ka yung bibig mo. I know! It's been coming for some time. I remember my father. I wanna know. Have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the hila na ako, ebe ha? Ebot mo nga yung pulutan na dito sa inuman na ako. Ebot mo yung money, oh.
parang hindi man yun nakikita. Pang cashew nuts. Mayaman tayo ngayon, ha? Yan, abot mo nga yung sugo tsaka yung happy. Yan yung happy. Medyo marami yung laman ng happy. Yung sugo, 10 manilang ang laman niya. Binilang ko yan. Pag sinwerte ka, minsan 11 ang laman. Pag sinwerte ka ba, 11 and a half tsaka bawang. Sugo. Pero ang sarap niya, di ba? Pag meron kang 20 yung sugo, di ba? Ang daming balot na natanggal. Puro balot. Parang naamis mag-soju, ha? Makapag-soju nga mamaya. Habang nanonood ako ng... Nakakaya, nanonood ako ng Love Island Australia. Di ba? Pang chismoso yun. Pero usang gala talaga Netflix na to. I watch Love Island Australia every day. Like, I'm excited to go to bed. Like, oh my God! Pasabi kay Ma'am Becca, bawal daw mag-cornic sa booth. Wala na, naubos yung cornic namin kagabi. Naubos ni, ni Chairman Hepe. Ang sarap ng cornic ko, Ma'am Lida. Pa yung ibang cornic yung binigay mo? Ang sarap nun. Maghanap ako ng ano, nung may binigay sa akin ano, mga panggano. Cornic. Sa Ilocos, yun eh, cornic sa Ilocos. Ang sarap nun, Hepe, no? Yung malambot, yung white corn. Ang sarap nun. Bila ko bukas. Palingat na ng kanta, napakadaldal ko. Makauwi na nga, mamaya na konti. Soju plus sugo. Este sugo pala. Ah, sogo. O, hello po sa mga staff ng sogo, ha. Maligayang bati. Pam Christy, ayan. O, it is true that they're my friends, mga pangga. Friends ko mga taga-sogo. Oh, diba? Kung wala nga akong aircon sa bahay, eh. Dapat doon ako matutulog. Naka-reserve na yung kwarto ko. Diba? Ano kayang room ko sa Sogo na Ferrari room? May ganun doon, diba, sa Sogo yung Ferrari room? Ewan ko na kwento na sa akin ni Roland. Hindi ko alam yan. Let's have the music of Atlantic Star with their song called Masterpiece. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.